Maraming salamat sa iyong pagbabalik, kaibigan. Naalala niyo pa ba noong mga panahon na wala pang YouTube, Netflix, at Facebook? Yung mga panahong VHS pa ang uso. Kapag may gusto kayong mga pelikula, ay kailangan niyo pang lumabas para pumunta sa isang video rental store. At kapag video rental store na ang pinag-uusapan, ay isa lang ang unang papasok sa ating isipan. At ito ang Video City. Ngayon kaibigan, pag-uusapan natin kung paano nagsimula ang Video City, mga tagumpay at pagbagsak nito. Ano nga ba ang nangyari dito? Yan mga kaibigan ang pag-uusapan natin. Kung bago ka pa lang sa channel ko kaibigan, iniimbitahan kitang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. At huwag mo sanang kalimutang i-share ang mga videos natin sa iba pa nating mga kaibigan. At paabutin sana natin ng 500 likes ang video nating ito. Ang Video City ay itinayo ni Vicente Del Rosario. At noong 1981, ang Viva Films na naging parte na ng Viva Entertainment. At noong 1983, itinayo ng Viva Films ang Viva Home Entertainment. O mas kilala ring Viva Video Incorporated, na naging exclusive distributor sa bansa ng mga home video products, mga pelikula at TV series. At para makabenta ng mga home video products, itinayo ng Viva Video Incorporated ang Video City noong 1986. Noong 1990s, unang sumikat ang Video City. Ito yung mga panahong may Betamax pa at mga VHS. Pero VHS na ang nauusong bala ng mga pelikula. Kung isa ka sa mga mahilig manood ng VHS noon, sigurado pamilyar ka sa mga ganitong rewinder na madalas na pagkakamalang laruan na kotse. Simple lamang ang konsepto ng Video City noon. Kung gusto mong magrenta sa kanila, dapat kumuha ka ng kanilang membership card. Dito nakasaad ang iyong pagkakakilanlan para kung sakaling hindi mo agad na ibalik ang narentahan mong pelikula, alam nila kung saan ka hahanapin. Napakasarap sa pakiramdam na lilibutin mo ang tindahan nila para makapili ka kung anong magandang pelikula ang magugustuhan mo. Tapos yung tipong makikihunaan ka sa mga bagong pelikula na lumabas para rentahan nito. At kung gustong gusto mo talaga ang pelikulang iyon, ay sigurado bibilhin mo ito. Limitado lang ang araw ng pagrenta dito. Kapag medyo luma na ang pelikula, may 3 araw ka para ibalik ito. Pero kapag bago ang pelikula, 1 araw lang ito dahil tiyak maraming maghahanap sa pelikulang iyon. Kapag lumagpas ka sa araw na dapat na ibalik mo ang inirentahan mo, ay magbabayad ka ng penalty. Simple lang ang buhay ng isang kagaya nating Pilipino na kapag uwi ng bahay ay mag-relax at manood ng telebisyon, series man yan o pelikula. Kaya naman hindi nakapagtataka na pumatok sa atin mga Pinoy ang ginawa ng Video City, ang magbenta at magparenta ng mga pelikula. At isa pa, mababa ang presyo nito, kaya naman bumenta sila ng husto. Pero sa isang negosyo, hindi maiiwasan ang pagsubok. Lumitaw ang mga pirata o mga pirated na pelikula. At dahil mas mababa ang presyo nito, at minsan nauuna pa silang magbenta ng mga pelikula na hindi pa naipalalabas sa mga sinehan o rentahan ng mga pelikula gaya ng Video City. Kaya naman tinangkilik ito ng mga tao. At syempre, halos lahat ng mga Pilipino ngayon ay may smartphones na at mga internet. Kaya naman kahit hindi na sila lumabas pa ng bahay, ay sigurado makakapanood na sila ng kanilang mga paboritong pelikula. Dahil andyan na ang YouTube, Netflix, Facebook, at mga online streaming. Kaya naman noong 2015, tuluyan nang nagsara ang Video City. Nawala man ang home video rentals na ito, marami namang hindi matatawarang experience ang iniwan nito, lalong-lalo na sa mga kagaya kong batang 90s. Ikaw kaibigan, ano-ano ang naging experience mo sa Video City? I-comment mo naman sa comment section. Maraming salamat sa iyong panonood kaibigan. Huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa mga iba pang kwento. At huwag mo sanang kalimutang panoorin ang iba pang makabuluhang videos ko. Maraming salamat sa iyo!